day po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay isang pagsagot sa katanungan ng isa sa mga subscriber natin na nag-avail ng layer chicken noong mga nakaraang buwan. Kagabi, napa-chat sa akin si Sir Arvin Sabado from Sual, Pangasinan. Bakit daw medyo tumamlay yung kanyang mga manok at bahagyang naapektuhan yung kanilang pangitlog. So, ibig sabihin, bumagsak yung kanilang egg production. Ganon din yung katanungan ng kapatid ni Sir Jeff, yung manager natin sa restaurant. Bumaba daw yung kanyang egg production. Ang mga dahilan dyan ay manghuhula na naman tayo. Titignan natin unang-una. So, i-check ninyo. Sakaling hindi nyo siya napakain ng wasto, pwede rin yung sa pag-distribute ng feeds, dapat equally distributed. Talagang sikapin ninyo na ma-distribute ninyo yan. Kaya nga po tayo naghahalo ng mga feeds, hahaluin po natin yan sa pamamagitan ng ating kamay or yung gagawa tayo ng improvise. And then, yung dapat yung pagpapakain, dapat pare-pareho. Kung 6 a.m. po kayo nagpapakain, 6 a.m., 6 a.m. palagi. Yan, mas maganda pa nga po kung mga 5:30, naglalagay na po kayo ng feeds para po hindi po sila madelay sa kanilang pangingitlog. Pangalawa, i-check nyo rin po yung kanilang tubig. Dapat malinis, araw-araw, pinapadaanan nyo lang siya nung scotch bright, yung foam or basahan. And then binabanlawan ng ipupush nyo ulit yan hanggang sa mag-drain. And then karga na kayo ng tubig na may halong vitamins every 6 to 9 a.m. Ayan. Minsan din, nagba-vitamins tayo and then isang araw biglang hindi tayo makakapag-vitamins. So possible din yan, babagsak din ng bahagya yung kanilang egg production. Okay lang naman yung isa, dalawang araw. Okay lang kung sakaling talagang naubusan, hindi pa nakabili. Pero kapag medyo tumagal po kasi makikita nyo yung epekto. Ayan. And then kapag ibinalik nyo naman, babalik naman yan. And then huwag na huwag nyo pong bibitinin sa kanilang tubig, inumin. Dahil pag nabitin din po yan, ganun din po yan. Madidelay din po yung kanilang pangingitlog. Meron akong alam na kwento na madalas niyang mapabayaan. Kapag siya yung nasa bukid, napapabayaan niyang painumin yung kanyang mga manok. So ang nangyayari, tataas, bababa yung kanilang itlog. Pero mula nung pinagsikapan niyang painumin araw-araw at hindi niya binibitin, gumanda po yung kanilang pangitlog. Huwag na huwag niyo pong pababayaan sa tubig, sa inumin yung inyong mga alaga. Ayan. So possible na yan din kasi yung dahilan kaya bumabagsak yung inyong egg production. And then pangatlo, i-check nyo, baka po may sipon yung mga alaga nyo. Kikita nyo po, medyo namamasa yung kanilang ilong, yung kanyang mata. Tapos minsan nagproproduce siya ng sound. Sa kanyang feeds, hindi niya gaanong nauubos. Siyempre, wala silang ganang kumain. Enrofloxacin yung ipainom ninyo sa kanila. 3 to 5 days. Kung meron pa rin siya sa 5 days, diretso nyo hanggang 7 days. And then yung pang-apat, i-check nyo rin yung kanilang ipot. Baka meron silang marami yung kulay green na dumi. So possible may malaria po sila. So yan po yung mga possible na problem. Kaya po bumabagsak yung inyong egg production. So gamutin nyo po sila ng CXD3. So dalawa na po yung gamot natin dyan na ginagamit natin. Bukod sa CXD3, pwede rin po yung Pyristat. Mas marami po kasing Pyristat na mabibili sa mga poultry supply natin. Yung CXD3, medyo bihira pa yan. Sa mga malalaking poultry supply lang natin siya kadalasang nabibili. Panglima, lalo na yung mga ipinapaalaga nila yung mga manok nila, i-check nyo rin po, baka kayo ay nadudugasan. Alam nyo na yung kwento tungkol dyan, hanapin nyo na lang po yung mga previous videos natin. Baka tayo ay nakukupitan.
Si kasuhin niyo pong mabuti, abang-abangan niyo lang po yung ating RTL na pang July 20. Kapag dumating yung RTL natin ng March 30, pang July 20 na po yan. Abang-abangan niyo lang po. I-announce ko po kapag pwede na po kayong magpabook. Ayan. So yung mga nagme-message po na nag-i-inquire, 360 pa rin yung isang RTL natin plus delivery charge. Sa cages po, same price din po. For every 96 heads, 15,000 po. Or para ma-compute ninyo sa ano, sa 156.25 per bird sa cages. Multiply nyo po siya sa number of heads. Ayan. So abang-abangan nyo lang po dun sa mga nag-i-inquire na mga gusto makapag-avail ng ating mga RTL. Abangan nyo lang po yung aking blog or post sa Mang Mag's FB page kapag pwede na po kayong magpabook. So again, thank you. Mabuhay po tayong lahat and God bless.